Eto guys, nagbabalik tayo dito kay Redmi Kiosk. Yan, sa kanilang kiosk dito sa SM City Lipa. Para sa ating latest update po. Yan, guys, iisa-isain po natin yung kanilang mga cellphone na yan. Especially yung kanilang Note 13 Pro Series. Tapos guys, eto meron silang bagong release ngayon na Xiaomi 14T. Ito pa lang po yung display nila guys. Yan. Tapos yung kanilang budget phone, eto. Yan, abangan po natin. Update po natin dito. Tapos yung kanilang bagong release din pagdating sa entry level, Redmi 13. At syempre guys, kung naghahanap tayo ng watch dito kaya Redmi, ito yung kanilang Redmi Watch 4. At kung gusto naman natin ng budget lang din na ayan, yung smart band, meron po silang band 9 dito. Ito po ay napakamura lang din. Tapos guys, ito nga pala may nagtatanong sa atin dito nung ano. Ito daw po, i-review daw po natin na saglit itong kanilang Redmi Pad Pro. Ayan. Guys, ito pinasusukat po nila sa atin kung ano daw pong sukat po nito. So, paano bang sukat ang sinasabi niya? Susukatin daw po natin ang ruler. Oh, ito guys, pakita ko sa inyo muna yung specs nito. Yung refresh rate po ng screen nito is naka 120Hz na po. Naka 2.5K resolution yung display niya. Bigger and better in every way. So guys, ito yung kanilang, syempre, ginamitan to ng powered by Xiaomi HyperOS. Para sa ito yung naka-flagship level smooth experience po. Then sa design guys, ito naman yung design natin. Sleek design with versatile accessories. Tapos yung kanyang chipset na ginamit dito guys is naka Snapdragon 7S Generation 2 mobile platform. Sa charging po nitong kanilang Pad Pro, ito po ay naka 33 watts fast charging at merong 10,000 mAh battery. Yan. Then guys, ito maganda dito. Ito ginagamitan to ng ano, Redmi Smart Pen and Redmi Pad Pro keyboard. Tapos ito na nga po guys, ang size ng screen nito is naka 12.1. So ito, 12.1 po ang size nito. So susukatin daw po natin ang ruler. Ito po yung, guys, ito yung design na bawa. Ito, naka quad speakers na rin po ito. Yan. Ito yung kanilang Redmi Pad Pro. Guys, ito, sukatin natin ang ruler. Paano ba natin susukatin ang ano nito ah? Yung screen guys, ito. Ang size po ng screen to is naka 12.1. Guys, pasensya na kayo sa ruler na hawak natin ha. Medyo bagong-bago yung ruler. Marami ng pinagdaanan yan. Ito guys, ganito po natin susukatin yan. So, saktong-sakto naman po. Tama po yung sukat nito na 12.1 kasi yung ating hawak na ruler ay yan, 12, syempre. Ito guys, tama-tama lang ang sukat nito. Naka 12.1 talaga to kasi saktong-sakto po yan. Bali, yung sukat po kasi natin dito, yung mismong ano lang. Yan, yung screen lang mismo, yung yan. Diyan po natin sinusukat. Pagganan po yung sukat natin ha. Kaya sakto po siyang 12. O yan guys, sa mga nagtatanong po, sukatin daw po ang Pad Pro, yung screen. Ito po yung naka 12.1. Yan, kaya po ganyan ang sukat niya. Sakto po yan, 12.1. Siyempre guys, ito maganda dito, sound by Dolby Atmos para sa kanyang surround sound. Ito, para sa presyo guys ng ating Redmi Pad Pro. Yan, alamin na natin ang presyo ng Redmi Pad Pro. Para sa ating latest update po. Yan guys, ito para sa dalawang variants po ng Redmi Pad Pro. 8GB 256 po. Ito po ay 18,999. Then yung kanyang 17,999 naman kapag 128GB na variant. O, diba? Tapos guys, ito naman yung Redmi Pad Pro. Kung ito naman po ay 4G ang ating variants. Ito may dalawang variants din. 8GB RAM 128 po ay 14,999 at yung 8GB RAM 256 po ay 15,999. O ito guys, same naman po yan, naka 12.1 din, 120Hz. So same na same din po yung specs and parameters nitong ano. Ayan, maliban doon sa 5G. Ayan. Tapos yung kanilang ano dito guys, ito meron sila ditong Redmi Pad SE. Ito guys, size ng screen naka 8.7. 4G na po yan. Ito, may dalawang variants po ito. Yan. 8,999 po para doon sa kanyang 64GB. At yan. 9,999 naman po doon sa kanyang 128. Oh, ito guys, so very handy. 8.7. Check po natin yung design sa likod. O, ayan guys. Inuna na natin yung tablet na update dito kay Redmi. Yan. Redmi Pad SE 8.7. Yan, naka Tiny Pad, Mighty Fan. Ito po, naka 90Hz po refresh rate ng screen. Naka ultra long battery, 6,650 mAh battery.
So para sa stylish design, ito nga po at useful accessories, Redmi Pad SE, meron siyang cover and with hand strap na rin. O, diba? Up to 2TB po, expandable ang memory niya. Yan, up to 2TB. Dual speakers. May 3.5 jack. Yan. Guys, update po natin, 8,899 at 9,899 po sa 128. Ito guys, oh, meron sila ditong naka-on sale na ito, yung kanilang Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Ito po yung kanilang naka 1.5 120Hz, na ito po yung naka-curve. Yan, ito yung naka-curve display, naka-AMOLED display. Ito po yung kanilang 13 Pro Plus 5G, guys. Ito, discounted. Kaya inuna na po natin to. Yan, sa mga naghahanap po ng discounted, tamang-tama sa inyo, guys, ito. Kasi yung kanilang Redmi Note 13 Pro Plus 5G ay discounted ng 4,000. From 23,999, ngayon po ay 19,999. Ha, magmadali po tayo, guys, para umabot tayo doon sa kanilang promo na discount na 4,000. Ito para sa specs and parameters po nitong kanilang Note 13 Pro Plus 5G. Ito guys is naka 120 watts hypercharge with 5,000 mAh battery. Grabe, 120, sobrang bilis naman ito mag-charge. Yan, size po ng screen nito. Ano size ng screen nito? Ito guys, parang nga pala dito kay Note 13 Pro Plus 5G, ito na, naka 200 megapixel po pagdating sa kanyang main camera with OIS. So napaka smooth, malinaw pero may smooth video din, no? Diba? Pagdating sa resolution, meron siyang optical image stabilization. Check po natin. At syempre yung kanyang chipset, para po sa chipset na ginamit dito is naka MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Ito guys, tama-tama sa mga naghahanap ng sale dyan, no? Oh, di ba? At saka maganda dito guys, sa kanilang itong kanilang ito, naka IP rating to. IP rating po nito is IP68. Medyo mataas po yun, ha? Para sa dust and water resistant po nito. Yan guys, update natin, 19,999. Hanggang ano po yun? Hanggang October 31. So hindi pa po natin sure kung yun ay mag-extend. So yun, samantalahin po natin. Sa mga aabot po ng naka-markdown at naka-sale po yan, less 4,000, di ba? 19,999 ngayon. Tapos guys, ito na yung kanilang update sa kanilang Redmi Note 13 Pro 5G. Ito para sa dalawang variants po ng kanilang Redmi Note 13 Pro 5G. Ito po yung every shot iconic, kasi guys, ito ay meron na ring 200 megapixel para sa kanyang main camera with OIS din. Oh, more on camera talaga tayo pagdating dito kay na Redmi, yan, ah. Kasi tataas ang kanilang camera, 200 megapixel, naka wide angle din. O di ba? Taas, baba, gilid, makukuha na natin nang walang bago-bago sa pwesto, di ba? Yan guys, ito syempre maganda dito, naka immersive viewing with ultra thin bezel. So ito, napakanipis ng bezel niya, no? O di ba? Immersive viewing experience po 'yan. Then pagdating sa chips, ito yung processor na ginamit po dito is naka Snapdragon 7S generation 2 na. Napakalakas na rin 'yan. At syempre guys, turbo charging, pag-uusapan natin, ito yung naka 67 watts turbo charging with 5,100 mAh battery. O yan guys, design. At for security unlock guys, sa screen na po tayo maglalagay ng ating fingerprint sensor. Ito para sa dalawang variants po ng Note 13 Pro 5G. Syempre guys, sa mga naghahanap ng 5G dyan. 8GB RAM 256, 16,899. Yan, ito na lang po ipakita ko sa inyo. 16,999 at 12,000, ayun, at para po sa kanyang 12GB RAM 512 naman po ay 18,999. Yan guys, ang update natin. Tapos guys, ito naman ang update natin sa kanilang Redmi Note 13. Ito po para sa dalawang variants po ng kanilang Redmi Note 13. Dito naman tayo, yung 8GB RAM po nila na 128GB, ito po ay 7,499. At yung 8GB RAM 256 naman po, ayan, 8,999. Ito po yung ating update sa dalawang variants nito. Ito guys, para sa specs and parameters po nito,
Ito guys, pagdating sa kanyang refresh rate ng screen, naka 120 Hz din po. Full high definition display, AMOLED display na rin yan. Napaka-bibid ng display nito. Yan. Secure in screen na rin po yan. Doon na rin po tayo maglalagay ng fingerprint. Diba? Screen, fingerprint sensor niya. Sa screen na. Then, powerful Snapdragon na rin ang ginamit, syempre. Naka 33 watts, fast charging na din. Yan. Ulitin po natin guys ang presyo ng kanilang Redmi Note 13. 7499, 8GB, 128, at 8,899, 8GB RAM, 256GB. Tapos guys, ito na yung kanilang bagong release din po na Redmi 13 naman. Ito, isang variant. Ito, budget phone lang din. Ito po guys, para sa latest update po natin sa presyo nito, 8GB RAM 256, 7,899. Battery guys, 5,030 mAh battery. At syempre guys, naka MediaTek Helio G91 Ultra. Size ng screen, medyo malaki yan. Naka 6.79, 90Hz refresh rate. At naka fast charge na rin po yan. Ito guys, sa design, ito naka glass, glass back design. 108 megapixel na rin po para sa kanyang clear camera. Sobrang linaw na rin, 100 megapixel na rin. 108 MP. Tapos guys, ito isama na natin yung kanilang ito sa mga naghahanap po ng band. Ito yung kanilang Smart Band 9. Ito guys, 1,899. O diba, very affordable yung kanilang Band 9. Tapos ito naman po yung kanilang Redmi Watch 4, 4,899 naman po ang presyo nito. Yan, sa mga naghahanap po ng smartwatch. At syempre guys, yung kanilang A3, ito nga pala sa mga naghahanap ng budget phone dito kay Redmi, yung kanilang A3 guys. Ito yung pinakamura sa kanilang mga cellphone. O diba? Ito para po sa presyo ng dalawang variants po nito. Yung kanilang Redmi A3 guys, para sa kanyang 3GB RAM 64GB, 3,399, at 4GB RAM 128, 3,999. Ayan guys, sa mga naghahanap ng pinakamurang cellphone dito kay Redmi. Ito guys, 6.71 na rin po yung size ng screen nito, naka 90Hz na rin po yung refresh rate ng screen, naka AI dual camera na rin po to, at 5,000 mAh battery. Refined and stylish design. Yan guys ang update natin dito kay Redmi. Ay nga pala guys, may nakalimutan tayo sa mga nagtatanong nga pala ng kanilang Redmi 14T. Eto, para sa dalawang variants po ng kanilang Redmi. Eto, meron sila ditong display. Yan guys, eto para sa 12GB RAM, 256 po nito, 25,999. Tapos yung kanyang 512 naman po ay 27,999. Guys, maganda dito sa kanilang Xiaomi 14T. Kung camera din po ang ating hanap. Ito guys, ginamitan to ng Leica. Diba? Sumilac optical lens. Diba? Check nga natin. Guys, ito, ginamitan din to ng Sony IMX906 sa camera. Ginamit po sa kanya. Yung lens po na ginamit sa kanya. Diba? Kung more on camera po tayo, tamang-tama sa inyo to. Ito, pagdating naman po sa chipset, ito yung may mataas na chipset. Naka MediaTek Dimensity 8300 Ultra. So, ayan. Guys, ito, refresh rate ng screen po ng kanilang Xiaomi 14T is naka 144Hz na rin. AI display yan. 67 watts hypercharge yan. 25,999 guys ang latest update natin dito sa kanilang 256GB. Tapos hindi lang yan guys, sa mga nagtatanong nga pala ng Pro, ang dumating po sa kanila is yung Xiaomi 14T Pro. Ayan. Ito guys, para sa dalawang variants po ng Xiaomi 14T Pro. Sa 1TB po nila, 41,999. Then, yung 512 po, 39,999. Marami, 2,000 lang ang difference. Mag 1TB na tayo. O, diba? Ito para sa specs po ng kanilang Xiaomi 14T Pro. Ayan po, naka Leica Sumilux Optical Lens.
Light Fusion 900 image sensor, AI leading and AI experience, yan, naka MediaTek Dimensity 9300 plus. Siyempre guys, napakataas ng refresh rate, naka 144 po yan. Then maganda po sa kanyang ano ha, doon sa 14T Pro ay ginamitan po ng wireless 50 watts at 120 watts po para sa wire. Guys, yan ang update natin dito kay Redmi and syempre doon sa kanilang Xiaomi, yung bagong release po nila.